Guys, welcome back to my channel, Kalamay Online po. Sa mga bago dyan, subscribe na po kayo at paki-on ang notification bell para palaging updated. At guys, join kayo sa ating membership. Alright, 1 piso guys, no? US Philippine coin. Itong mga old coins ang ating magiging content ngayon. Magkakaroon tayo ng series ng mga old coins at bibigyan natin ito. Papakita natin sa inyo yung mga karampatang value nito para hindi na po tayo nahihirapan, no? Ito po 1 piso, no? Year 1903. Meron ba kayong ganito, guys? 1903 na 1 piso. Ito yung mga pera noong panahon ng pananakop ng USA, no? So ayan, itong mga coins na ito ay silver. Kaya panigurado guys, maganda na ang value nito sa kasalukuyan. Okay, no, sa aking pag-research guys, no, ang value ng gantong coins ay maabot na sa $20 to $40. Medyo malaki na, no, guys, no, pero sa tingin ko meron po itong mga variation pa, kaya tulad ng dati guys, isilipin natin dito sa End Optimista. Yan kasi may mga variation ng barya eh. Diyan po yan nagkakatalo. Kaya sabi ko nga doon sa mga bago dyan ang nag-aaral pa lang, nagko-collect, no? Alamin po muna ninyo ang mga variation ng barya bago tayo mag-alok-alok or bago tayo bumili. Dahil sa BSP lang natin, napakadami pong variation eh. Diba? So yan guys, so silver nga ang composition nito nga barya na ito. At nandito na rin yung kanyang references, yung KM number na kailangan ninyo kapag mag-listing po kayo. Excuse me, no? Sa online. Pwede sa eBay, pwede rin sa Lazada. May nag-listing po sa Lazada. Kaya at sa malaki rin po ang chance na mabibili ang inyong mga coins eh. Guys, no, ayan, no. So, United States. USA Philippines coins ito mo, no. Ayan, nawala naman masyadong comments na nandito. At ayan. Philippine silver coins declined for circulation since 1960s. Kaya no, tagal-tagal na rin palang na-decline itong mga barya na to. Panahon na yan eh, hindi pa ako nabubuhay. So tingnan natin yung 1903. Yeah, 1903 ang nandito agad sa unahan. So tatlo, no? Ayan, 1903, 1903, and 1903. Ibig sabihin, 1903, tatlong variation meron. At yung nasa unahan na yan ay 36%. Ibig sabihin, ito yung isa sa pinakamaraming mintage niya, no? Pero ganun pa man, tingnan nyo yung kanyang value. Yun na nga, umaabot na nga siya ng 2,000, no? Yun, no? Sa extra point, 2,706. At sa AU, no? Nasa 3,339.12. Yung nga, sabi ko kanina, 20 to 40 dala. So yung value po na yun, yung po doon po maglalaro ang kung gusto nyo ibenta mga barito, pero depende pa rin po yan sa mga hawak ninyo, sa kondisyon ng inyong hawak. Siyempre kayo pa rin ang magde-decide kung yung mga value na yan ay nararapat sa inyong hawak na barya, no? Yung nasa unahan na yan, yung 36% yan, yung po ang pinaka common. Paano pa kaya itong 1903 na 2,558 lamang, example, 1.4% proof coin yan guys. So aasahan natin na napakarami niyan, I mean na napakamahal ng kanyang value. At yung sumunod na 1903S, yung S na yan guys, yung kanyang mint mark, ano, marami din, no? Maabot na sa 11 million ng example nito eh, 52. Mas mataas pala ang percentage, yung mintage nitong 1903 na S with mint mark na sinasabi. At sa uncirculated nga guys ay halos sa ano ba yan, nakabulbul na, parang nasa 4,000 ba o 2,000 yung kanyang value. Bali, ito, no, so, nagkapatong-patong kasi yung number, so nasa 2,000 mahigit pa rin ang value na ito, ang 1903 na with mint mark. So ang mahal dito guys, yung 1903 na proof coin, ayan, kasi sobrang baba eh, no? 2,000 lamang, 500 ang example nito, 1.4%. Kaya kung meron kayong ganyan guys, sigurado, no? At baka meron kayo dyan, i-comment nyo guys. So, kahit yung 1903 na common na yan, kasi maganda na rin ang kanyang palitan eh. Dahil nga,
Ito po ay mga silver. Ayan. So hey guys, ang content natin ngayon. So sa mga bago dyan, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe at i-click nyo yung bell para updated kayo. So hanggang mamaya ulit guys, meron po ulit tayong content at live. So until next time po, God bless you all po. I'm out.